Sumayin niyo ang kapayapaan at samahan niyo ako sa isa na namang inspiring at naka-excite na trip dito sa Trip ni Dre. Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman, dapat pagyamanin at bisitahin. Ito po si Father Roy Belien. Sama na kayo sa Trip ni Dre. Nandito tayo ngayon sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary dito sa Makati. At papakilala ko sa inyo kung sino ang gumawa ng mosaic na ito. Siya ay katulad ko rin, isang artistaheng pari. Biro lang. Jok-jok lang po yan. No? Siya ay si Father Eugene David na may kakaiba ring trip. Kaya tara, punta natin siya. Ang Our Lady of Guadalupe Minor Seminary ay lugar para sa mga kabataang lalaki na may edad 12 hanggang 16 na nag-undergo ng formation para sa pagpapari. Dito sila nakatira at dito rin sila nag-aaral ng grade 7 hanggang grade 10. Father Eugene! Hi, Father Roy! Father Eugene. Hey, welcome! Yeah. Welcome! Thank you for having us here in Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Of course, we are very happy to welcome you in wow. Your TV Maria staff. Kaya po yung exact, napakaraming pagkukain po ka natin, Father Eugene. Dahil pong napaka-busy at makulay na life dito po sa seminary. Alright. Let's go! Father, kanina po nakita ko yung maganda pero malaki pong artwork dyan sa labas, ano? Yun po ba yung gawa ninyo, Father, yung Our Lady of Guadalupe? Yes, gawa namin kasi meron din akong workers na nagtrabaho sa akin. But kami nag-conceptualize nun. Yun yung fourth apparition ng Our Lady of Guadalupe, the final apparition. No? Yung nautusan niya si Juan Diego na kumuha ng bulaklak, then ipakita sa bishop yung mga bulaklak, mm-hmm. Then tumambad yung imahin ni Our Lady of Guadalupe. Sa Tilma, no? Nagmarka yun. Sa Mexico. Grabe. Maganda, Father. Pero bago tayo pumunta sa iyong mga artworks na ako'y na-excite, no? Parang as I walk around, kita ko agad yung mga magandang artworks ni Father Eugene. Pero unang-una, ang tanong ko po, ano po ang inyong pong role ngayon dito sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary? Ang main assignment ko dito sa Our Lady of Guadalupe, since 2015 na-assign ako dito, ginawa kong Dean of Students or masikat na tawagin Prefect of Discipline, no? Masikat, no? Masikat na tawagin. Ayun. But itong last year, nasimula yung pandemic, nag-shift na ng work kasi 5 years na akong Prefect of Discipline. Eh. So, bali, ginawa na akong Spiritual Director at Procurator ngayon. Mm-hmm. Wow, mayaman to, mayaman. Kaya may hawak ngayon ng kayamanan. Hawak natin ng pera ng budget ng Archdiocese para sa Minor Seminary. Ayan. Paano po ngayon ang mode of operation ng Minor Seminary? Well, since last year, ang seminaryo talaga nag-ooperate lang through online, internet. Kasi unang-una, mga bata, sabihin nga natin, dahil junior high school,
grade 7 to grade 10, so ages 12 to 16 years old. Mga minor talaga. Oh. High risk ng mga bata. High risk talaga. So, ang ginawa namin para lang magpatuloy yung school year, so everything will be done online. So, walang problema kung academics. Kasi, meron naman talagang ginagawa dati na online learning. So, nag-migrate kami for last year until now. Tapos, ang kulang lang talaga ng online formation, yung ibang aspects ng formation, hindi mo mamimit. Like community life, no? Kasi yung community nila ngayon, yung family nila. Mm-mm. Kami naman, panay lang yung reminders sa online. Meron kaming spiritual. May misa kami, may mga prayers kami, may rosary, may lahat. May mga schedule din, no? Bukod sa academics. How do you do now vocations promotion or basically to entice young people para po pumasok sa seminaryo kahit na naka-pandemya mood po tayo? Nag-usap-usap kami mga pare, mga teachers, tsaka yung alumni namin at lahat ng supporters ng minor seminary na mag-promote talaga. Online, yes, no, using yung various means or media online. So, kailangan mong gamitin lahat eh. So, gagawa. Meron din kami mga vocation promotion videos and mga advertisements. No? Pero of course, it can only reach as much, no, but not really much. No? But we have to really look for other, like yung contacts or networking natin sa mga parish priests. No. Kailangan kausapin yung mga parish priests, magpadala dito ng mga student. Sa awa naman ng Diyos, medyo healthy pa rin naman yung population na minor. Father, ngayon po pupunta ako sa inyong, shall we say, hobby, no? Pero in a way, ito yung inyong specialty, yung religious ceramic art, no? Ceramic mosaic art. Nag-start to nung parish priest pa ako sa Holy Family Parish sa Makati. So, since may konti ako alam sa art, so nag-venture lang ako. Gumawa ako ng maliit lang na mosaic. Nagustuhan naman ng mga parishioner. So ako rin nagustuhan ko. Parang yun yung fulfillment mo. Siguro yung fulfillment dito sa ginagawa ko yung pag natapos na, na-appreciate ng mga tao. Tapos namumove sila to pray. So yun, gumawa ng maraming mosaic. Until lumaki na yung mga mosaics ko. Mm-hmm. Naging hobby ko na siya hanggang ngayon. So doon yung po Father na-discover? Or even before that, meron na kayo talagang inclination towards the art ng mosaic? Na bilang pare, kasi na-involved din ako sa ministry, no, sa youth ministry. So, masama tayo sa World Youth Day. Sama nga kita sa World Youth Day, di ba? So, di ba, imposible naman na pag nag-travel ka, hindi mo makikita yung mga magagandang landmarks sa mga lugar ng mga World Youth Day. Like, for example, sa Spain, no, nag-World Youth Day sa Spain, malaking influence sa akin si Antoni Gaudi. Gaudi of Barcelona, no? The city of Gaudi, kung tawagin nila yung Barcelona. Siya yung buwan yung Sagrada Familia, Father. Magkalala yung simbahan. Kalaki-laki na out of this. Hindi mo alam mo paano nagawa. Hindi pa nga tapos. So, yung mga bagay na ganun, yung influence natin, doon natin nakita. Doon nagsimula. Mm-hmm. So, Father, after that, meron na kayong formal training sa pagwapo ng ceramic mosaic? For the longest time, wala tayong formal training since naging parish priest ako. Tapos nagawa lang ko nagawa until 2017-18 ang ating cardinal, ang bishop ng Manila, si Cardinal Tagle, eh napansin niya yung talent ko, no? So yung hobby natin napansin. Then kakilala niya kasi si Father Marco Rupnik, isang Jesuit na mosaic artist, na theologian din and mystic, no? Parang si Cardinal din magaling din magsalita, marami mga talks. So, sikat na sikat siya sa Europe eh. Marami siyang ginawang mosaic, like yung sa San Giovanni Rotondo, yung libingan ni Padre Pio, sa Lourdes, Fatima, meron siya mga mosaic all over the world. Mga 500 works na ata yun, no? Sa Pilipinas na lang hindi gumagawa. So, pinadala ako ni Cardinal sa kanya para mag-apprentice. Maikli lang, no, sa room. Father, dahil nga mosaic po ang iyong medium, ang mga artist nga, may kanya-kanya mga medium. Ano po ang specific tawag po as an artist sa inyo, Father? Well, ang alam ko, to be specific, no, since mosaic yung gamit namin materials, no, pieces of
whatever pieces, glass, ceramic, marble, mosaic, magsasama-samahin ang pagdidikitin namin. Siguro mas maganda tawagin na lang mosaic artist. Madali. Hindi ko alam kung may term ngang mosaicist. Pero parang mahirap big kasi. Ano po ang unang-unang yung mosaic, ceramic mosaic work of art, Father? Yung nasa parish pa ako sa Holy Family. Actually, parang naging museum nga yung parish namin doon eh. Kahit saan ka tumingin, may mosaic doon. So, doon ko ginawa yung first. So, first, ano po nakarating ang inyong mga work of arts, Father? Bilang karlista, no, sa kaibigan naman natin, si Archbishop Socrates Villegas, nahingan niya ako ng tulong na gumawa ng mosaic sa kanilang diocese. So, sa seminary nila, gumawa rin ako. Mary Help of Christian College Seminary. Sa mga parokya din doon, several parishes din, no, like Holy Trinity Parish sa San Carlos City at St. John Paul II. So, may mga series of mosaic artwork ako, particularly sa diocese and sa Dagupan. Then, ibang diocese din, Cubao meron din. Then, upcoming sa Paranaque. Ito ay isa lang sa maraming ginawang ceramic mosaic ni Father Eugene. Ito ang Coptic icon ng Last Supper. Pagdating sa conceptualization of the art, yun talaga ang kailangan mo na inspiration. No? So, of course, you need to brainstorm with the one who asked for the project. No? Example, parish priest, gusto ko ganitong image, ito yung patron namin. So, kukopyahin ba natin yung dating image o gagawa tayo ng new design, no? Or inspiration from the life of the saint, or biblical ba siya? Ano? Siguro doon, habang kinoconceptualize siya, habang dinodrawing natin, habang siguro yung kailangan din ng konting prayer. No? And then, pag natapos na, kasi ginagawa ko ganun eh, kung nagawa ko na yung concept, papacheck ko doon sa nagpapagawa kung tutuloy ba natin o ano yung choice nyo dito. So yun, pag nagawa na yun, pag na-approve na yun, saka ko siya idodrawing sa canvas. Pag na-drawing na sa canvas, saka namin i-momosaic, ilalagay na namin ng mga materials. Mga tiles, ceramic tiles. Father, what makes this art, from your point of view, different from other forms of art? Sinabi mo kanina, religious art, yun talaga kami, no? Religious. Di ako gagawa ng secular art. Maraming gusto magpagawa eh, secular. Oo. Pero since paring at ako, no, and nagtatrabaho tayo sa simbahan, mga religious yung gagawin natin, no? Like, mga biblical scenes, so mga patron, mga santo, and so on. Yun ang that made us different. No? Secondly, ang influence ko kasi Eastern. So, ang Eastern art is different from Western art. Ang Western art kasi more on subjective. No? Kung subjective expression, self-expression. Kung ano yung expression mo, ang center talaga nun yung sarili mo, no? Yun yung style mo, ito yung design mo. So, you put everything about yourself there or yung interpretation mo doon. Sa Eastern kasi iba eh. Ang center ng artwork ng Eastern, si God mismo. So, kaya nga kailangan magdasal eh. The more you pray, the better your art will be. So, it invites you to be close to God when you look at a mosaic or an icon. Kasi Eastern, ganun. Ikaw, Father, where do you get your inspiration? Nagpaalam ako dun sa professor ko, si Father Marco Rupnik, kung pwede kong gamitin yung mga artworks ng school. Siguro, in terms of inspiration, hindi tayo maubusan ng inspiration kasi marami na nagawang artwork eh. Kung ang music ay nagiging theme song sa mga relationships, ang mga religious ceramic mosaic naman ay nakakapagbigay ng creative presentation ng ating relasyon kay God. So, kasi ginagawa naman natin religious art, yung mga biblical scenes or inspiring parang mga work of art. No? That when people see that art, they will not think of themselves, but think of the beauty of this art, which reflects the glory of God. No?
Father Eugene, bukod sa pagiging mosaic artist, may isa pang kaibang ministry. So, bukod sa assignment ko dito sa Minor Seminary, no, as a formator, member din ako sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism. I'm one of the 6 exorcists ng Manila. 6 kasi kami ngayon ng exorcist. So, may age required ba, Father? Mayroon bang age yan? Wala naman. Basta, you can become an exorcist, first and foremost, you have to be a priest. Okay. Kung hindi ka pare, hindi ka pwede maging exorcist. Pag lay person ka, deliverance minister ang tawag doon. So what you do is deliverance. Ang ginagawa ng isang exorcist, exorcism. Of course, yung training as an exorcist, sa room meron kaming conference once a year. Ngayon nag-pandemic nga lang, di tayo makapunta doon. Pero marami na rin parin nakapag-training sa room. Sa room lang talaga kasi yung training talaga, yung official. Sinabi ni Pope John Paul II, "If you are at war with the devil, you are at peace with God." There's only one objective of the devil since the beginning of time, no? To make us far away from the Lord, to separate us from God, diba? Since the first sin, yung temptation of Adam and Eve, no? Nailayo tayo sa Diyos. So ano kaya ang magandang paraan, mga tips po ng isang exorcist para lalo pang mapalapit ang tao sa Diyos at mapalayo po sa demonyo? I think you have to build a relationship with God, no? Especially in this time. Dapat mas laliman pa natin yung prayer life natin. We need to reconnect. Wala namang ibang way para matalo ang demonyo kundi ang Diyos. Go to confession. Ngayon medyo mahirap ang confession. Oh. So, mga spiritual, yung mga ano na lang, yung spiritual communion, act of contrition. Diba, pag wala namang means, sabi ni Santo Papa, pwede ka namang humingi ng tawad sa Diyos. Basta malaga yung desire mo na to connect with God. Paano po marating o maabot ng tao kung may pangailangan silang spiritual ang mga exorcist po? So, hanapin nyo lang sa Facebook namin, Archdiocese of Manila Office of Exorcism. So, yun nga, yung AMOE, no? So, type nyo lang doon. Then, yun, lahat ng information tungkol sa ministry namin, andun. Then, I also recommend to accessible naman sa lahat, lalo kung may internet. Kung may YouTube tayo, no, you can go to our page also. Si Father Eugene, pari para sa mga kabataan. Handang makipaglaban sa mga masamang espiritu. Dagdag pa rin ang kanyang pagiging artist. Pero alam nyo ba, hindi lang yan ang kanyang ginagampanan. Nagsalita na yung simbahan ngayon, noong 1986, sumulat si Pope Benedict, dati Cardinal Ratzinger pa, no? Yung Magna Carta ng Teaching of the Church regarding homosexuality. Mm-hmm. Pastoral care for homosexual persons. So, dahil doon, naging malinaw yung teaching ng simbahan. As kasama rin sa product nito yung courage. Mm-hmm. Yung courage kasi ito, to give you an idea, para siyang support group. Nasa 95 chapters worldwide na ang mayroong courage na kaagapay ng LGBT. Ang grupong ito ay binigyan ng permiso sa Archdiocese of Manila ni late Jaime Cardinal Sin upang makapag-establish ng local chapter noong July 1995. One of the means, one of the activity, no, to help our brothers and sisters with same-sex attraction to overcome whatever it is that they are dealing with, like yung mga sexual addiction, mm-hmm, tsaka yung mga issues about homosexuality under the guidance of the Catholic Church. Sa inyo po, no? Sa courage po, siguro in a very short statement, ano po ba ang stand ng simbahan about LGBT or people with same-sex attraction? Isa lang naman tingin ng simbahan sa lahat, regardless kung heterosexual ka or homosexual ka, ang tawag natin sa kanila ay anak ng Diyos. How do you say, ano po ang inyong posisyon sa Courage Philippines? Ang posisyon ko sa Courage, by instruction of our former bishop, si Cardinal Tagle, no? He asked me to become a chaplain of this group for the Archdiocese of Manila lang. Okay. Kasi ano kami, bukod sa international, national din. We meet together, no?
as a group. So sometimes umabot kami ng 12 to almost 20, naka-encircle kami, nagsha-sharing lang kami. Actually, yung gagawa lang ng pare is makikinig lang yung pare sa mga sharing. He can also give parang mga religious instruction or reflection, no? Insights. Pagkatapos niya makinig, and then ako as a priest, I also, no, give myself, give them time to go to me for confession and the sacraments. Sometimes I celebrate Mass for them. I do also sacrament of reconciliation dito, no? Which is very important. Father, yung ito po, how do you become part or in, get invited, encouraged? Do you call them or they look for you? Paano po sila nagiging kabahagi ng gawain ng Courage? So, meron kami Facebook page, again, no, yung Courage Philippines Facebook page. May mga numbers kami doon, no, usually mga numbers ng members, lalo na yung director namin si Mr. Edwin Valles. Of course, you have to contact him first, no? Makipag-communicate kami sa kanila. Tapos, we will set an appointment or kung kailan sila pwedeng sumali sa group. Okay. Mm-hmm. Marami sa ating mga kapatid na marami pa rin questions. Siguro kung tanggap na nila yung situation and they want to be helped by the church, i-offer nating bumbo yung kung ano yung offer na simbahan sa kanila para tulungan sila sa mga struggles nila with SSA. Mm-hmm. Grabe, no? Ang daming pinagkakabalahan, pero makabuluhan. Yan ang buhay ni Father Eugene David. Of course, as a priest, we already made a vow, no? Ang vow natin, hindi lang, syempre, obedience. Marami tayong vows. Pero syempre, yung ating main goal talaga is to bring ourselves to the Lord and to bring people to God. Kaya nga tayo, pastor eh. Mm-hmm. No? We lead people to God. Siguro with all of this, sabi ko, by myself, di natin kaya yan. Of course, we need the grace of God. No? So, I think, nalalampasan ko to, I think, because, yan, grasya ng Diyos na yan. No? Mm-hmm. And then, I find joy in what I do. Ano kayang art can you say can represent you, no? That can describe who you are as a priest and as a person. Siguro na isang naging favorite kong mosaic doon sa mga ginagawa namin yung mosaic, yung mukha ni Jesus Christ. Mm. Yung malaking-malaking mukha ni Jesus Christ, as maraming kulay, no? So, at maraming shapes. Kasi like yung Eastern art, ang center ng art talaga is si God, no? Mm-hmm. So, ang center ng priesthood natin is si God mismo. Kung madadala natin ang sarili natin sa Diyos, sa ginagawa natin, at madadala natin yung iba. Wow. So, the face of Jesus, no, in a mosaic artwork. No, so, if we put it together, it will comprise the body of Christ, no, the church itself, no, the image of the Lord. So, yun naman ang end goal natin. Wow. So, I think, yun ang favorite ko, mukha ni Kristo. Yeah. Father Eugene, grabe, no? It has been very, very inspiring program episode for us. I'm sure hindi lang po ako bilang iyong kapatid na pari, but even po yung ating mga manonood, marami po sa amin na inspired na very busy, no? More than being physically gifted, no? Alam niyo naman, Father Eugene, artistahin, hindi naman nagkakalayo ang aming mukha, no? Na, bawal kumontra. Pero si Father Eugene po talagang very creative, sobrang sipag, and of course, sa loob nun ay very spiritual. Father Eugene, thank you for inspiring us, and sana nga as how you dream it to be, no? You are able to lead more people kay Jesus. At ikaw din, you're able to also be sa sarili mo, no? You find joy in what you do. Father, thank you very much po, and please continue inspiring more people. Iba-iba pero mahalaga ang mga responsibilities ni Father Eugene. At tulad ng ceramic mosaic, kapag pinagsama-sama ang small pieces of ceramic, ito ay magpapakita
ng isang magandang obra. Maraming salamat sa pagbibigay ng sarili, lalo na ng talento ni Father Eugene. Nawa tayo rin, anuman ang ating talento, gamitin natin ito bilang isang regalo. Ako po si Father Roy Bellet. Hanggang sa susunod na Trip ni Dre.